Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Narito po ang napakasimpleng ritual para ang pera ay hindi na mawala kailanman. Gagawin lamang po ito tuwing first Friday ng bawat buwan upang hindi ka maubusan ng pera sa buong buwan. Narito po ang mga simpleng kakailanganin. Kailangan nyo lamang na isang basong babasagin, tubig at 2 kutsarang asin. Narito po ang napakasimpleng ritual na ating gagawin upang makamit natin ang kasaganaang ating minimithi. Paalala lamang po na ang ritual na ito ay para lamang sa mga naniniwala. At kung hindi kayo naniniwala, ay makabubuting huwag nyo na lamang gawin dahil ito ay hindi rin tatalab sa inyo. Ang una pong gagawin ay ang paglalagay ng tubig sa baso at isunod ang 1 kutsarang asin at pabayaan ito sa loob ng 1 oras upang matunaw ang asin sa tubig. Makaraan ng 1 oras, gamitin ang tubig na may asin na panghuga sa inyong kamay habang sinasambit ang mga katagang ito. Ang asin ay aking proteksyon at tutulungan niya akong makamit ang aking kahilingan na hindi na ako mauubusan ng pera kailanman, bagkos ito ay dodoble at dadami. Upang makamit ang katuparan ng iyong kahilingan, ay huwag pupunasan ang iyong mga kamay. Pabayaan lamang itong matuyo sa natural na paraan. Pabayaan ang hangin na magtuyo ng iyong mga kamay. Upang maging epektibo ang unang ritual na iyong ginawa, kailangan mong gawin ang 2 ritual na ito. Pagkatapos mong patuyuin ang iyong kamay, lagyan muli ng tubig at asin ang basong iyong ginamit at ilagay ito sa 1 sulok ng iyong tahanan at pabayaan ito ng maghapon at magdamag upang maabsorb ng tubig at asin ang lahat ng negative energy sa loob ng inyong tahanan. Kinabukasan, ito ay i-flush sa inyong toilet o bathroom upang umagos palayo ang kamalasang na-absorb ng tubig at ng asin. Paalala lamang po muli na ito ay gagawin tuwing umaga ng first Friday ng bawat buwan. Ang kailangan lamang ay malinis na tubig, kahit na anong klaseng asin ay pwedeng gamitin. At makikita nyo at mararamdaman na ang pera ay unti-unting lumalapit sa inyo hanggang sa tuluyan nyong makamit ang kasaganaang inyong minimithi. Ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.